sa atin sa Good Shepherd kasi, ang ating intervention nakaangkla talaga siya dun sa CHT or Caring Healing Teaching na ano na method. So lahat ng mga shelters natin actually yun yung pina-follow niya. So kung specifically sa healing tayo, yan, madami tayong binibigay sa mga bata ng mga healing interventions. Pero ang basis natin ay syempre kung ano yung pangangailangan nila. Although may mga pagkakatulad kasi yung nangyari sa kanila, in terms sa paghilom ay iba-iba kasi sila ng coping. At maaring yung mga ibang bata ay hindi nagre-respond sa certain na healing interventions na pwede nating ibigay sa kanila. Yan. Sa mga shelter natin, madami yan. Pero very common sa atin talaga yung sa, ano, sa expressive arts therapy. Especially ang hawak nating mga dun sa age group ay mga bata siya talaga. So sa expressive arts therapy kasi, madami kang pwedeng gawin. Yan. Even yung mga batang nahihiyang magsalita. True arts, yan. Sa drawing, coloring. Kasama din sa expressive arts therapy yung parang pag-journal nila. Which is very important dahil sa mga batang nahihiya talaga. True journaling, yan. Or minsan kasi sa journal, nagdo-drawing din lang sila. Yan, na-express talaga nila kung ano yung tunay na nararamdaman nila. Na minsan ay, or madalas hindi nila masabi sa ibang tao. So ngayong 18-day campaign nga, kasi diba sinaselebrate natin siya starting November 25, nag-end tayo ng December 12. December 7, yan, nagkaroon tayo ng half-day activity. Facilitate tayo ng isang art festival para sa ating mga program participants. Kasi naniniwala tayo na through arts, kaya nilang express yung sarili nila kahit ano yung kanilang age level and even yung kanilang educational attainment. Nag-invite tayo ng mga magpa-facilitate, may nagkaroon tayo ng puppetry, through puppetry na ituro nila sa mga bata kung ano yung kahalagahan ng kanilang sarili tsaka yung mga do's and don'ts in terms of online safety. Kasi ngayon alam naman natin na yung dinudulot ng internet doon sa mga batang very vulnerable, especially doon sa mga ano, pang-aabuso na pwede nilang ano. Meron din tayong spoken poetry, nagpa-contest tayo. Yun naman ay isang activity na na-express talaga ng mga ano, ng mga program participants. Kung ano ba talaga yung pinagdaanan nila. Yan. Paano sila nag-heal. Yan. Talagang na-express nila kung ano din yung mga emosyon na meron sila. Na very important kasi it can be part of our ano, advocacy din na ito yung mga nangyayari talaga at hindi naman din nagtatapos yung ano, yung life ng isang babae na may naging karanasan. So, all in all, yung ating art activity talaga ay nagpasaya naman sa mga bata kasi yun, nagsama-sama sila. Naging ano siya, safe space siya para sa lahat, para ma-express yung kanilang loobin for a vow-free community that starts with us.